Sa video na ito ay pag-aaralan ng akademikong sulatin na BioNote. Mga layunin, nakasusulat ng organisado, malikhain at kapanipaniwalang sulatin, nakasusunod sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin, ano ang BioNote? Ito ay isang sulating nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa isang individual para maipakilala sa mga tagapakinig o mambabasa. Naglalahad din ito ng kwalipikasyon ng isang manunulat at ng kanyang kredibilidad bilang isang profesional. Gayun din, nagbibigay rin ito ng pangkalahat ng impormasyong may kaugnayan sa paksang dinalakay sa papel o trabahong nais pasukin. Para saan ginagamit ang BioNote? Ito ay ginagamit sa aplikasyon sa trabaho, paglilimbag ng mga artikulo, aklat o blog, pagsasalita sa mga pagtitipon at pagpapalawak ng network professional. Ano ang mga nilalaman ng BioNote? Una ay personal na impormasyon, edad, pinagmulan, buhay simula pagkabata hanggang kasalukuyan at iba pa. Pangalawa ay kaligirang pang-edukasyon, paaralang pinagtapusan, degree o kursong tinapos, mga karangalang nakuha. Pangatlo ay ang ambag sa larangang kinabibilangan, kontribusyon at advokasiya. Ano ang mga katangian ng BioNote? Una ay maikli ang nilalaman. Kadalasang hindi binabasa ng buo ang isang mahabang BioNote. Pakatatanda ang hindi talambuhay ang iyong isusulat, kaya huwag nang ilagay ang mga walang kaugnayang impormasyon. Pangalawa ay gumamit ng pangatlong panauhang pananaw. Tandaan kahit ang nilalaman ng BioNote ay patungkol sa iyong sarili, mananatiling nasa pangatlong panauhang pananaw ang panghalip. Pangatlo ay kinikilala ang mambabasa. Marapat na isaalang-alang ang magbabasa ng iyong BioNote. Kinakailangang hulmahing mabuti ang pagsulat. Halimbawa na lamang ay ang mga profesional sa isang partikular na larang ang iyong magiging mambabasa. Ilahad mo ang iyong kwalipikasyon at kredibilidad para sila ay makumbinsi mapagkakatiwalaan ang iyong isinusulat. Pang-apat ay nakatuon lamang sa mga angkop na kasanayan o katangian. Mamili lamang ng iyong kasanayan o katangian na angkop sa layunin ng iyong BioNote. Panlima ay maging matapat sa pagbabahagi ng impormasyon. Walang masama sa pagbubuhat ng sariling bangko basta ito ay totoo. Huwag na huwag mag-iimbento dahil labag ito sa etikal na pamantayan at maaaring mabahira ng iyong reputasyon. Ano ang mga hakbang sa pagsulat ng BioNote? Una ay tiyakin ang layunin. Gagabayan ka ng layunin kung ano ang mga impormasyon ng mahalagang isama at mula roon ay matutukoy ang magandang paraan para mailahad ang mga ito. Pangalawa ay pagdesisyonan ang haba ng susulatin. Mahalaga ang pagdedesisyon sa haba ng BioNote dahil kadalasan ay may mga kahingian ng mga organisasyon na humihingi nito. Pangatlo ay gamitin ang ikatlong panauhang perspective. Ito ay makatutulong para ipakilala ng obyektibo ang paksa ng BioNote. Pang-apat ay simulan sa pangalan. Mahalaga na ginagawa ito dahil una ay mayroon na agad na katauhan ang ipinakikilala at pangalawa ay unang magre-rehistro sa kamalayan ng mga tao ang pangalan ng ipinakikilala. Panlima ay ilahad ng profesyong kinabibilangan. Napapataas ito ang kredibilidad ng tao kaya nagsusulat ng BioNote.
Pang-anim ay isa-isahin ang mahalagang tagumpay, mga nakamit at nagawa lang na may kinalaman sa audience na kailangang isama sa bio note. Pampito ay idagdag ang hindi inaasahang detalye. Mahalaga ang element of surprise sa pagpapakilala kung mayroong mga detalye tungkol sa paksa ng bio note na wala pa sa kamalayan ng mga audience. Pangwalo ay isama ang contact information. Ito ay para mapalawak ang network sa profesyon at para makonsulta ang paksa ng bio note. Tungkol sa expertise na larangan, kinakailangan na ito ay may kaugnayan sa mga audience. Pang-siyam ay isulat uli ang bio note. Dito ay makikita ang mga dapat pang ayusin, tanggalin o dagdagan. Masusuri rin kung epektibo ang paglalahad nito.